Hi guys, let's read in Tagalog, Genesis chapter 2. Kabanata. Kabanata. at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa ngayon. Mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpihinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang kapitong araw at kanyang ipinanggiling manggiling sapagkat kaat siyang ipinang pihinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilingha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa ng likhain ng araw na gawin Panginoong Diyos ang lupa at langit. At wala pa sa lupang kahoy sa parang at wala bang anumang pananim na tumutubo sa parang sa pangka at hindi pa pinaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa. At wala pang taong pa magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulapas na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buwang ibabaw ng lupa. At nilalang Panginoon Diyos at tao sa alabok ng lupa at nihingahan ang kanyang mga butas ng ilong, hiringa ang buhay at ang tao ay naging kululuwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halaman sa Eden. Sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang at pinatubong Panginoon Diyos sa lupa ang lahat sa punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin gayon din ang punong kahoy buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pangkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na
dumilig sa halamanan at mula nabalhagi at nagapat na sanga. Ang pangalan una ay Pison, ya siyang lumiligid sa buong lupain ng Avila na may ginto. At ang ginto sa lupang ya o mabuti mayroon din naman dong bedelio at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Sa siyang lumiligid sa buong lupain ng Kush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddekel. Sa nasiyang umagos sa tapat ng Assyria at ang ikapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punon kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapuat sa kahoy ng pangkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pangsalang mamamatay ka. At sinabing Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ilalang kong isang katulong niya. At nilalang ang Panginoon Diyos sa lupa at ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon at ang bawat itinawag lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay Yaon ang naging pangalan ni Yaon. At pinanggalan lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Datapuat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya.
at hinulugan ng Panginoon Diyos ng Diyos kawasang himbing ang lalaki at siya natulog at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom at laman sa dakong yaon at ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito ay dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki itong ga buto ng aking mga buto at laman ng aking laman siya tatawaging babae sapangkat sa lalaki siya kinuha. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman at sila ay kapwa hubad ang lalaki at ang kaniyang asawa at sila ay hindi nakakahiyan. Okay, what do you think about it? About Tagalog? Is the second chapter. If you want, you may correct my pronunciation. I know that it's not perfect. Okay, and you may ask me about different languages, about Tagalog, about Bible, and about other languages. Okay, see you next time. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye.